Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magpaplano si RJ na kuhanin na ang Apex dahil nag-aaway lang sina Zoe at Moira. Ano na kaya ang mangyayari kay Moira? Wala na siyang kakampi. Kahit sino sa dalawa ay napapagod na sa masamang ugali niya. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Sinabayan ni Annalyn si Lindon. Nagkape siya habang may ginagawa si Lindon. Nagtanong si Annalyn tungkol kay Emily. Maganda siguro siya. Gusto niya makita pero ayaw naman ni Lindon. Inasar niya si Lindon na siguro masyadong maganda si Emily. Kaya ayaw niyang ipakita at hindi sila bagay. Napilitan si Lindon na ibigay ang picture ni Emily. Kinausap ni Annalyn si Emily sa larawan. Nagpakilala siya at nangako na tutulungan niya si Lindon na matupad ang pangarap na maging isang matagumpay na doktor. Magiging mabuting kaibigan rin siya kay Lindon. Iahanap na rin niya ng bagong love life. Nailang naman si Annalyn nung sabihin ni Lindon na hindi na kailangan ng bago. Mas okay na siya na nandyan si Annalyn. Binibiro naman ni Annalyn si Lindon sa pagiging masungit. Pinapangiti siya ni Annalyn. Nakakatunaw naman ang ngiti at titig ni Lindon kay Annalyn. Sa kabilang banda ay inutusan ni Moira si Doktora Minor na bigyan siya ng dama para makalabas siya. Ito yung permit to discharge kahit hindi pa tuluyang magaling ang pasyente pero aalis na ng ospital. Nabalitaan din ni Moira na hindi uusad ang kaso sakaling sampahan nila si Annalyn. Pinapahanap ni Moira ng ebidensya ang kanyang abogado. Narinig siya ni Zoe at pinatitigil niya ang mami na gawin ito. Nung sinabi ni Zoe na siya ang bumutas sa ulo niya, ayos lang pero nung nalaman niyang si Annalyn, bigla siyang nagalit. Gumagawa lang ng paraan si Moira dahil galit siya dito. Matigas ang ulo ng mami niya. Hindi naman palaging tama ang mami niya. Hindi siya perpekto. Kung gusto niyang magpahinga, matagal na niyang ginawa. Nag-walkout na si Zoe at nabastusan si Moira. Hinabol niya ang anak. Sa labas sila nagtalo at narinig sila ng mga doktor ng Apex. Pinagtatalunan nila si Annalyn. Napapagod na si Zoe sa pakikipag-away. Sabi ni Moira, paano niya naging anak si Zoe kung ganito siya kahina? Hindi tulad niya. Pagkatapos operahan, tumatayo agad at walang dilubyo ang magpapabagsak sa kanya. Pinapauwi na ni Zoe ang mami niya at itigil na nila dahil nakakahiya ang ginagawa nila. Tumalikod na si Zoe pero hindi tumigil si Moira sa kakasisi kay Annalyn. Kung hindi pa rin titigil ang mami niya, itatawag siya ng security. Nagtataka si Moira na ipapakaladkad ba siya sa sarili niyang ospital? Kinorek siya ni Zoe sa daddy niya ito. Andito lang naman si Moira dahil sa SPA kaya umalis na siya. Inawat siya ni Doktora Minor dahil makakasama ito kay Moira. Sinaway ni Moira ang mga nakatingin sa kanila. Pinabalik niya na ang lahat sa pagtatrabaho. Pinagbulungan naman sila. Samantala, nagpapasalamat si Lines sa mga natutunan niya kay RJ. Huwag rin sisihin ni RJ ang sarili dahil nagkaroon lang siya ng sakit kung kaya marami siyang hindi matandaan. Pero sigurado si Lines na si RJ pa rin ang isa sa pinakamagaling na neurosurgeon sa bansa, kagaya ni Annalyn. Sabi ni RJ kung ito ang kapalaran niya, kailangan niyang tanggapin. Maya-maya ay nakita sila ni Giselle na magkasama. Defensive na naman si Lines. Natutuwa naman si Giselle dahil nakalabas na si Obeng sa lungga niya at nakita na niya ang totoong ugali ni Moira. Bigyan niya ng oras ang sarili at iniimbitahan niya si Obeng dahil makikipagkita ang tatay nila. Samantala, tinawagan ni Zoe si Joy para makipagkita at ayaw niya munang umuwi. Ayaw niya makita ang mami niya. Nakapirma siya ng dama. Kailangan niya ng kausap. Sinabi ni Joy na nasa East Ridge siya at makipagkita na lang sa kanya. Sa kabilang banda, napansin ni Carlos na maganda ang mood ni Lines. Kinuwento ni Lines na nakapag-close deal siya ng mga gamot sa murang halaga lang. Iniisip kasi ni Carlos na dahil ito kay RJ, nakita niya silang dalawa kanina. Hindi magandang tingnan dahil may asawa na si RJ at may karelasyon na rin si Lines. Naging defensive naman si Lines. Si Annalyn ang dinadalaw ni RJ at hindi siya. Hindi naman nagsiselos si Carlos. Hindi lang maganda tingnan dahil ex niya si RJ. Nilambing naman ni Lines si Carlos sa pag-aayos ng kwelyo nito. Ito ang tinanong niya noon kay Carlos kung ayos lang ba na maging magkaibigan sila ni RJ. Mas makakabuti nga na hindi na lang sila maging magkaibigan ni RJ dahil ayaw niyang masaktan si Carlos.
Samantala, nung malapit na si Zoe sa Eastridge ay nasira bigla ang sinasakyan niya. Pauwi na si Annalyn at nakita siya nito. Wala na pala si Joy, nakaalis na. Nagalok si Annalyn na ihatid si Zoe pauwi. Pero ayaw ni Zoe dahil nagtalo sila ng mami niya. Alam rin ang daddy niya na umalis siya dahil gusto niyang magpahinga. Tawagan na lang ni Annalyn si Tito Michael niya para makuha ang sasakyan ni Zoe. Inaalok niya si Zoe sa bahay nila dahil hindi niya maiiwan na mag-isa sa daan. Baka malugot pa siya sa tatay niya at safe si Zoe kay Annalyn. Sumama naman si Zoe. Dinala nga ni Annalyn si Zoe sa bago nilang bahay. Nag-aalangan si Zoe sa nanay ni Annalyn dahil inaway niya ito noon. Dahil hindi niya alam kung bakit magkasama sila ng daddy niya. Pero sabi ni Annalyn, maiintindihan naman siya ng nanay niya kesa iwan niya mag-isa si Zoe sa labas. Inaya ni Annalyn si Zoe mag-ice cream dahil ito ang huling bonding nila ni Zoe noon na nakidnap sila. Lahat ng mahalagang memories ay mahalaga kay Annalyn, lalo na tungkol sa kapatid niya. Sa kabilang banda, nakausap ni Chang Susan si Melba. Akala ni Melba matutulungan siya sa anak niya, pero sa sakit pala ng ulo ang alok na tulong ni Chang Susan. Matagal na kasi silang magkahiwalay na mag-asawa, pati ang anak nito. Lumabas na si Melba at si Lines naman ang sumundo kay Chang Susan. Sa pag-uwi nila nagulat sila dahil inabutan nila sina Zoe at Annalyn na kumakain ng ice cream. Ikinuwento ni Annalyn kung bakit at nagalit si Chang Susan bakit dito dinala ni Annalyn si Zoe. Humingi ng pasensya si Zoe at paalis na sana siya, pero pinigilan ni Annalyn. Nagtanong si Lines kung alam ba ni Zoe na gustong idemanda ng mami niya si Annalyn. Ayon kay Zoe, hindi na ito matutuloy dahil pinigilan niya ang mami niya. Kung matuloy man, handa siyang tumistigo na nagbigay siya ng consent na gawin ito ni Annalyn ng procedure na to. Hindi makapaniwala si Chang Susan na ilalaglag niya ang mami niya para kay Annalyn. Sa teaser, tatawagan ni Moira si Joy para kamustahin kung nasaan si Zoe dahil siya lang naman ang alam na kaibigan ni Zoe. Ibabalita naman ni Joy na nasa bahay ni na Annalyn si Zoe. Nagulat naman si Moira dahil dito susugod si Moira sa bahay ni na Annalyn. Mag-iiskandalo si Moira dito. Magpapang-abot rin sila ni Chang Susan. Makakaramdam naman ng lungkot si RJ dahil nag-aaway si na Zoe at Moira. Papayuhan siya ni Giselle na bawiin na ang Apex kay Moira. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!